What's up mga katigasin? Welcome back. Ayan again. Kumusta? Ang video natin na today ay kung paano natin aalisin ang copyright claim material sa ating video or content. Kaya guys, huwag nyo iskip ang video na to dahil i-actual ko kung paano ito gagawin. Kaya sa mga hindi pa ito alam, guys, para sa inyo ito. Dahil kailangan natin na tayong mga creator, creator content ay dapat malinis ang ating channel. Para hindi tayo magka-problema kapag mag-a-apply na tayo for monetization. Okay guys, hindi ko na pabayin to. Diretso na tayo sa demonstration. Punta lang kayo guys sa studio nyo, dashboard. Tapos i-click tong sign na ito. Yan, yan. Lalabas yung mga inyong mga videos lahat. Tapos ayan, ayan yung lalabas mga videos. Lahat po ng videos nyo, lalabas yan dyan. Tapos sa bandang right side, dyan ninyo makikita kung meron kayong copyright claim. Ayan, pansinin nyo guys, yung visibility niya, public. Tapos sa restriction is none. Kapag ganyan po, sabihin wala kayong copyright claim. Ibig sabihin, original content yung in-upload ninyo. Pero maghanap tayo dito ng merong copyright claim. Tapos kung paano natin aalisin yun. Ayun guys, yung isang video, yung Pacquiao versus Golovkin, may nakalagay yan, copyright claim. So merong material dyan na nagamit ako na may nagkiklaim. So i-click nyo lang mismo yung copyright claim na yan. Pagka-click nyo dun sa copyright claim, banda rito sa may kanan, sa right side, sa bandang baba, hanapin nyo yung yung select action. Ayan, click nyo yan. Ayan, tapos may lalabas dyan kasi yan, trim out segment. Ayan ang i-click nyo. Click nyo lang. Tapos hintayin nyo nga lumabas. Ayan. Ayan guys, lalabas yan. Double check your video before continuing. The trim will remove things like info cards, ad breaks, and the end screens that exist within the trim area. So ibig sabihin guys, makikita nyo mismo doon yung sa video yung part mismo na kung saan part mismo kung saan nasaan yung copyright material. So tuloy natin. Ayan, kung napapansin nyo guys, yung puting highlighted na iyon, ibig sabihin nandoon po yung copyright material na ititrim natin. Pag tinirim niyo po yan, mawawala na po yan. Diretso lang i-trim na natin to guys. Ayan, cancel tapos trim. Doon tayo sa trim. Pero wait lang guys, reviewin lang natin. Ayun o, kita niyo yung pula naguhi tapos yung puti na highlighted. Yung kanina sinasabi ko, yan yung part ng in-claim, yan po yung copyright claim. So pag tinirim yan, yung part na yun, yung portion na yun, yun na yung mismong mawawala. So trim, click lang trim. Ayan, tapos trimming is in progress. So ihintay nyo na lang guys, pero okay na yan. Ayan, makikita nyo processing video. Okay guys, pero hindi pa tayo tapos. I-double check natin to after natin na ma-trim. Babalikan natin to after 15 minutes. Tingnan natin kung anong magiging status ng video. Kung mawawala na yung copyright claim. Tapos, guys, reviewin lang natin sa taas. No? Kasi pag may copyright claim, ayan po. Ineligible. Ibig sabihin, hindi mo ma-monetize yung video mo kapag may copyright claim yun. So, kailangan mong tanggalin na lang. Okay, 15 minutes na nakalipas guys. Balik lang kayo sa my studio dashboard niyo. Tapos, click lang uli yung video. Check natin yun kung naalis na yung copyright claim dun sa tinirim natin kanina. Yun, yung Pacquiao versus Golovkin. Tingnan natin ngayon guys kung nawala na yung copyright claim. Ayun.
So ayun guys, kanina diba nakalagay doon na copyright claim, you know, after natin matrim yan, none na siya. Ibig sabihin na wala na yung content na copyright claim. So okay na yun guys, malinis na, wala na nga dapat problemahin. Okay guys, gawin nyo na agad yan sa mga video ninyo para bago pa mahuli ang lahat, kasi baka mag-apply na kayo for monetization, magkakaproblema kayo, hindi kayo agad ma-approve pag mayroong ganyan mga copyright claim. So bago dapat kayo mag-apply, malinis na lahat yan, check nyo lahat ng mga video ninyo kung may copyright claim, i-trim nyo na o kaya i-delete nyo na lang para sigurado nga walang problema. Kasi guys, pag paulit-ulit po yan mangyayari yung copyright claim na yan, mas mahirap na kung ma-copyright strike tayo. Pag na-copyright strike po tayo ng mga 3 beses yan, na sigurado mababa na yung channel natin. So sayang naman po yun. Alright guys, tapos na po yung tutorial natin. So ngayon, salamat po ulit sa inyong panonood. Huwag po nyo kalimutan mga mag-subscribe sa mga bago dyan. I-share nyo na rin po yung video pag meron kayo time. At huwag kalimutan i-on ang notification bell para ma-notify po kayo pag meron tayong bagong video. So hanggang sa muli guys. God bless us all. I'm out.